Batang lalaki patay matapos makagat ng aso sa San Vicente, Lucusur. Aso, ipinulutan pa raw ng ilang individual. Ang detalya sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balita Amyanan. Nagsisisi at puno ng pagdadalamhati si Lola Presi ng Barangay Bantaway, San Vicente, Lucusur. Matapos masawi ang apong si Jojo, 11 taong gulang dahil sa rabies. January 20 nang makagat ng galang aso si Jojo. Nasa bukid daw noon si Lola Presi. Kinagat ti aso gila payag nga nayo kasla kano na ibaking dayo. Mimang kasilar abnamo kano gila payag na. Pinatandok lamang si Jojo at pinainom ng gamot dahil sa kakulangan ng pera. Pero February 19, dinala sa ospital si Jojo matapos manginig. Nakitaan na rin ng sintomas ng rabies dahil sa takot sa ilaw. Huli na na mapagdesisyon ang pabakunahan dahil February 21, nasawi na ang bata. Nagtigir-gir lang, hindi man taray may ospital. Sige mo lang mo. Ang galo dami din ta, kalakano mo nga na di ang wasang-wasang dayin. Yung area, malapit sa utak, lalong-lalong bata itong nakagat. Mabilis mag-travel yung virus. Agad na inilibing ang bata matapos mamatay, alinsunod na rin sa patakaran ng health authority. 5 sa kaanak nito na naging close contact, ang noy agad na binakunahan kontra rabies. Positibo sa rabies ang aso matapos ma-examine ang ulo nito, pero ayon sa Provincial Veterinary Office, sa halip na ilibing ang aso ay kinatay at inulam pa ng ilang individual. Mataas ang risk niyan talaga kung hindi ito agad mabigyan ng bauna yung post exposure, lalong-lalo kung kinain yung butang. Alam naman natin na ginagawa nalang butang. So kung kinain ng tao, pasiti na maahawaan siya ng rabies. Agad umunong nagsagawa ng contact tracing ang LGU upang mabigyan ng bakuna ang mga kumain sa karne ng aso. Panawagan ng otoridad maging responsableng pet owner. Huwag hayaang gumala ang mga alagang hayop tulad ng aso at pabakunahan ng anti-rabies. Ako sa Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.